earthquake, 7.5. Grabe guys, 6 years na ako dito sa Taiwan, tapos first time kong naranasan yung ganong kalakas. Ayan yung mga na-broke na product nila, yung mga nasira. I'm gonna take this chance to teach you how to deposit in a post office using the ATM. Hi guys! Kasama kong ayan ang aking jowa. Kumusta kayo guys? So ayan, balitang balita guys, yung nangyari ditong massive earthquake sa Taiwan, 7.5. So alam ko na lahat kayo nakita ang news na yon. So ano nga ba yung mga nangyari guys? Grabe. Hanggang ngayon guys, natatrauma pa rin ako, may trauma pa rin ako. Kasi kahapon nung nangyari yon, nasa company ako, nasa production kami, and si Patrick is nasa school nila. And nasa Taipei siya, nasa Taichung ako, maghiwalay kami, kaya medyo mahirap. Pero nandito ako ngayon guys sa Taipei kasi wala kaming pasok. And nangyari yung lindol is kahapon, and holiday dito ngayon, Thursday hanggang Friday. Grabe guys, 6 years na ako dito sa Taiwan, tapos first time kong naranasan yung ganong kalakas. Alam nyo kasi guys, dito sa Taiwan, very normal yung lindol. Kasi nung una hindi pa ako sanay, pero nasanay na lang ako. Kasi yung lindol naman hindi gaanong kalakas guys, at saka yung mga buildings dito, matitibay naman. Pero guys, yung nangyari kahapon, grabe. As in, natutrauma ako hanggang ngayon guys, and until now, may mga aftershocks pa rin, pero hindi naman na ganong kalakas. At talagang trauma ako guys. Alam nyo ba yung nangyari kahapon? Yung nag-i-start pa lang kami ng work namin, umuga na ng napakalakas yung building namin. Swerte lang namin kasi nandun kami sa pinaka-first floor, nakatakbo ka agad kami. At alam nyo ba guys, yung mga katrabaho ko nagtatakbuhan palabas, tapos yung cellphone ko wala sa akin, na-realize ko na kailangan kong balikan kasi kung yun na yung last day ko, makapagpaalam man lang ako sa pamilya ko tsaka kay Patrick kasi hindi kami magkasama. Pero thanks God, I'm safe and Patrick is safe. Yun. Diba? Sobrang takot ko guys kahapon hanggang ayun nga. Pero alam nyo ba ito si Patrick? Hindi siya natatakot. Ang sabi niya, babe, can you tell me why you're not scared? There's just a lot of earthquake before in Taiwan, so it's not really... Yeah, but so that scary. One is really hard and really strong, diba? Yeah, but I'm also not in the building that time, just walking outside, so it didn't feel so much. Yeah. So ako kasi guys, takot ako, and may trauma na talaga ako. Every time na may maririnig ako na kaluskos kapag nasa loob kami ng apartment, gusto ko nang tumakbo palabas. Pero itong si Patrick, parang kalmang-kalma lang. Actually, takot din naman siguro ito, kaya lang hindi niya kasi na-experience yung nasa loob siya ng building mismo habang nangyayari yung kalakasan ng lindol. Ako kasi talagang nasa loob kami ng company, talagang grabe. Tsaka alam nyo ba guys, yung epekto noon, yung mga nasira noon, grabe, may natumbang buildings. May mga factory na company na talagang anlaki ng nasira ng lindol na yon. And sa Hualien yung pinakamalaking damage because Hualien is the, what? Epicenter. Epicenter? Of the earthquake. Yeah. Hualien is the epicenter of the earthquake. Oh. Diba? Alam na alam niya. Talagang ni-research. Did you research about that? I just heard that. Everyone heard that already. Yeah. Pero sa mas malakas guys yung ano, yung lindol sa Taichung compared to Taipei. Diba? Taichung is strong. I guess so. Yeah. Kaya naman, kinabukasan talaga guys, kahit kinakabahan ako, talagang pumunta ako dito sa Taipei kasi para magkasama kami. At natatakot na talaga ako guys. Kasi yung apartment naman niya hindi kataasan kumpara dun sa dormitory namin. I hope, wala nang mga aftershock at wala nang ganung kalakas. Gusto ko pang umuwi ng buhay, nakakaloka. So, nandito kami ngayon sa Chiang Kai-shek, guys. Naglalakad-lakad lang kami. And actually, akala ko yung Chiang Kai-shek merong damage, pero wala naman. Ayan, buong-buo pa rin siya. Itong hallway ng Chiang Kai-shek, hindi naman naapektuhan. Kung makikita ninyo, buong-buo pa rin.
So, andito kami ngayon, guys, sa My Dong Mae naman. Hanap kami ng pagkain. Babe, I want milk tea. Oh, they will close soon. This is the pancake. But I told you I want milk tea. And you told me you're gonna grab me milk tea. What are we gonna buy? So, bibili kami ngayon, guys, ng pancake. Let's see which one you like. Yeah. Famous pancake? I think the original one. I think I like the original. So, ayan guys. Kailangan namin pumila. Hindi ko pa ito na-try. Have you tried this before? What's that? Yeah. This pancake. Is it good? Yeah, it's quite good. Masarap daw. Ito try natin guys. Nakakatuwa naman kasi yung mga building dito guys, buo pa rin. Ayan, kung makikita nyo, ang tataas. Treat. Babe, are we still in Dong Mae? Yeah. So, pupunta kami ngayon guys naman ng Daan Park. Pero, nandito po kami sa Dong Mae kasi may dadaanan pa siya. Took the bike. Alam nyo ba na ang bike dito is isa sa ginagamit ng mga tao no, bilang transportation. Tama ba? I wish marunong akong magbike kasi malaking tulong to. Kaso hindi ako guys marunong. Ginawa ko na yung lahat pero hindi ako natuto kahit ilang tao na yung nagturo sa akin. Siguro kapag inallowed ko yung sarili kong masugatan tapos matumba, ay talagang matututo ko. Pero hindi ako ready sa mga ganung bagay kaya talagang hanggang ngayon hindi ako natututong magbike. So ito palang bike guys dito sa Taiwan is very convenient. So bawat streets makikita ninyo ayan. Guys, tingnan nyo yung building na yan, no? Sobrang taas, pero hindi siya naapektuhan ng earthquake. Siguro yung loob, yung mga nakatira sa loob dyan, may mga nabasag siguro, pero hindi nag-collapse yung building. Yun yung maganda dito sa Taiwan, guys, kapag yung mga building dito sa Taiwan, guys, matitibay. Alam nyo ba yung Taipei 101? Sobrang taas nun, pero tingnan nyo naman, hindi naapektuhan. May mga building na nag-collapse kasi sobrang lakas naman talaga nung lindol. Yun nga lang, hindi ganun karami. Siguro kung sa ibang bansa nangyari yun, baka maraming building na nag-collapse. Pero dito sa Taiwan, pili lang. Tumingin sa akin yung naglalakad. So guys, nakikita nyo yan, mga appliances. So, store to ng appliances. And ayan yung mga na-broke na product nila, yung mga nasira. So, nakalagay sa labas. Andito kami ngayon guys sa May Daan Park. So, umupo kami dito para makakain ng pancake na binili namin sa May Dong Mae Street. Dong Mae Street or Dong Mae Market? Dong Mae... So, what pancake is this? Yong Kong Street, Yong Kong Street. What pancake is this? Original pancake. So sinasabi niyo sa akin, masarap daw yung pancake na to kasi recommended ito nung friend niya. Masarap naman siya. So I got original flavor and what is yours? Like egg and ham and basil. Egg and ham. Ito na yung dinner namin guys. Do you like yours? It's okay. It's not my favorite thing, but it's okay. Madilim dito, guys, so.
Hey, look at the small dogs. Hi, doggy, doggy. Look at the dog, guys. Maghihiwalay din yung mga yun. Charlie is bitter. Pauwi na kami ngayon, guys. So, from Daan Park, maglalakad lang kami papunta ng NTU, right? Mm-hmm. Are we just gonna walk? Yeah, let's walk home and yeah. At least go to the post office and see if we're tired, we can take a walk. Okay, but Patrick, you have to buy me a milk tea first. Yeah, if anything, we can it's get the 7-Eleven milk tea. I don't like that. You promised me. Okay, we'll try to find a real one. I want milk tea so I can calm from being traumatized. Oh, from the earthquake? Oh. It's so dark here, guys. It's so relaxing place. Mm-hmm. May couple dun, no charge. Kape at gatas. Babe, you are milk and I'm coffee. Why you seems happy when I say that? You really think that I'm coffee? Did you see I made your Pokemon Go character like coffee skin? Oh, did you? Well, it start off light skin. I say, oh no, I'm gonna make it coffee. Oh my gosh. So, ginawa niya kasi ako, guys, ng Pokemon account. So, dinownload niya sa phone ko para daw maglaro kami. Abay, wala naman akong kaalam-alam sa Pokemon na yun. Pero ginawa niya ako and maglalaro daw kami. So, ginawa niya akong dark skin there. Diba? Binubully yata ako nito. Are you bullying me? No. You wanna go that way? No, here. Babe, what just if... Just don't bother the people because look, he's praying to the God. So just okay. Like don't yelling and so loud, okay? Yeah. I promise I'm gonna be so nice. You can show them. Diyos nila yan, guys. Right? What? Taiwan is God. Yeah, like the water god or whatever. What? Hero? I know, but sometimes they have a sign that's like, don't film inside. Really? Yeah, I think it's okay. Cash withdrawal, okay. So, nandito ako ngayon, guys, sa post office. Mag-deposit ako ng pera. And I'm gonna take this chance to teach you how to deposit in post office using the ATM. So, kung gusto niyo makatipid ng time, hindi na kayo pupunta sa counter, hindi na kayo pipila, gumamit kayo ng ATM. Madali lang, guys. I'm gonna show you how. So, give me a moment. Let's film this. I'm gonna hold it. The camera, there is a sign that camera is not allowed. Is it? Ganito siya, guys. First, insert mo muna yung iyong ATM. Yan. Tapos, insert mo yung iyong code. And then, enter. Piliin mo yung, ayan, yung number 5. Tapos, this card, number 1, ayan. Tapos, ayan, ilagay mo lang yung pera. Tapos, enter. So, ayan, guys. Basahin nyo muna, tapos i-enter nyo lang ulit. Pag sure na kayo, enter nyo lang. Tapos, iti-check nila yan kung may unaccepted cash. So, ayan.
walang reject na casual, i-confirm ulit natin. Yes. Ayun guys, finish na. Ganun lang kadali. Ayan. So, eto na yung receipt. Sobrang dali lang guys. Kaya kung kayo may mga Visa card kayo ng post office, mag-deposit kayo gamit yung ATM kung gusto ninyo para mapabilis yung oras ninyo anytime, kahit gabi guys. Para hindi na kayo pipila sa counter. So guys, umuulan na ngayon. Kailangan namin mag-MRT. Maglalakad lang sana kami. So, we don't have a choice kung hindi mababasa kami. So, mag-MRT na kami pa uwi. Kasi lumalalim na ang gabi. Kailangan na rin namin umuwi. Chitron-tun-tun. Babe, I'm scared to the MRT, no? Coffee and milk. No, your coffee though. So guys, nandito na kami. Kakarating lang namin. And dumaan kami sa Pamela Mart. Kasi hindi na bukas yung milk tea. That's why ito na lang ang binili sa akin ng boyfriend ko. At dahil dyan, magagalit ako sa'yo magdamag. I'm gonna be angry too. Tomorrow, say bye-bye to our viewers. Bye-bye, so viewers. That's all, Aida. So that's all, guys. Thank you for joining me today. Have a good night. Bye-ish. Kita-kita ulit tayo next vlog. Bye-bye.